Hanggang sa dumating nga si paring Eric na galing sa ibang bansa, sa Saudi. Dahil mapera siya, tinutulungan niya kami at nagiging madalas ang pagpunta niya sa bahay naming mag-asawa. Wala ang kamalay-malay na sa kabila ng pagbibigay niya ng ayuda sa amin, ay pati ang asawa ko ay ina. Nang dahil nga sa pandemic, Kuya Roms, ay nahirapan akong buhayin ang aking pamilya. Medyo okay naman kami noong bago mag-pandemic, Kuya. May dalawa kaming anak ni Myla. Asawa ko na halos 10 taon ang agwat ng aming edad. Nagkaroon kami ng dalawang anak at naibibigay ko naman ang kanilang mga pangangailangan kahit hindi marangya ang aming buhay. Masaya kami at kontento sa kung ano ang meron kami. Mahal na mahal ko ang aking asawa. Kaya iniiwasan kong makagawa ng bagay na makakasakit sa kanya. Pero nang dumating nga ang pandemya, ay dito na nag-umpisa ang isang mabigat na pagsubok sa aming buhay. Nahirapan ako dahil isa akong tricycle driver at hindi ako makapamasada. Malaking tulong sa amin ang ayudang bigay ng gobyerno. Hanggang sa dumating nga si paring Eric na galing sa ibang bansa, sa Saudi. Dahil mapera siya, tinutulungan niya kami at nagiging madalas ang pagpunta niya sa bahay naming mag-asawa. Wala akong kamalay-malay na sa kabila ng pagbibigay niya ng ayuda sa amin, ay pati ang asawa ayuda din niya. Namatuklasan ko nga Kuya Roms ang kanilang kabulastugan, ay mas pinili ni Myla ang aming kumpare at sumama siya dito. Masakit sa akin Kuya Roms, pero pilit akong nagpakatatag para sa aking mga anak dahil maliliit pa ang mga ito. Sobrang sakit Kuya kapag hinahanap siya ng aming mga anak. Pero wala akong magawa dahil magmula nang umalis ang asawa ko sa bahay namin at sumama sa aming kumpare, ay wala na akong balita sa kanya. Pinuntahan ko na rin ang dating tinitirahan ni paring Eric. Pero wala na daw ito at baka daw umuwi na sa kanilang probinsya sa Mindanao at wala namang nakakaalam kung saan sila doon nakatira. Blanco ako sa kinaroroonan ni Myla, ang aking asawa. Gusto ko lamang sana siya makausap para man lamang sana sa mga bata. Sinubukan ko pang hanapin siya pero wala na talaga. Sumuko na ako Kuya Roms. Mahirap hanapin ang taong nagtatago at ayaw magpakita. Hindi ko na sinayang pa ang oras ko sa paghahanap pa kay Myla. Bagkos ginugol ko na lamang ang aking panahon sa paghahanap buhay. Balikpasada na uli ako Kuya. Humingi ako ng tulong sa mga kapatid ko na mabantayan man lamang ang mga anak ko habang ako ay nagtatrabaho. Pinilit kong ibigay lahat sa aking mga anak. Nagtrabaho ako at kapag may bakante ako ng oras, pinapasada ko ang tricycle ko. Ganito ang ginagawa ko para hindi ko naiisip si Myla upang tuluyan ko na siyang makalimutan. Unti-unti Kuya Roms nakakabangon ako sa tulong na rin ng kapatid ko. Medyo gumaan ang buhay ko. Masaya naman ang mga anak ko. Unti-unti na rin silang nasasanay sa bahay na wala ang kanilang ina. Masasabi ko na tapos na ang madilim na bahagi ng aking buhay at ipinagpapasalamat ko ito sa Diyos. Hindi na rin ako naghanap pa na makakasama sa buhay. Takot na akong masaktan uli. Naging maganda ang buhay namin. Tahimik at walang gumugulo sa aming mga isipan.
Pero ang tahimik naming buhay ay muli palang gugulo nang hindi ko inaasahan. Kinausap ako ng panganay ko. Nakakausap daw niya ang kanilang ina sa FB dahil hinanap niya ito at gusto niya itong makita. Gusto kong magalit sa ginawa ng anak ko pero nangibabaw ang pangunawa ko sa kanya. Nauunawaan ko siya kung hinanap man niya ang kanilang ina, Kuya Roms. Sino ako para pigilan siya? Alam ko na pareho lamang kaming nasaktan nang iwanan kami ni Myla. Buong gabi akong hindi nakatulog sa pag-iisip tungkol kay Myla. Muli kasing nanumbalik ang masayang alaala ko sa kanya at pati na rin ang mga masasakit na ginawa niya sa akin. Hindi ko alam kung paano ko siya mapapatawad sa ginawa niya. Dumating na nga ang araw na makikita kami ni Myla, kaarawan ng panganay kong anak. Hindi naman ako nagulat dahil inaasahan ko na darating siya dahil nabanggit na ito ng anak ko. Nang muli ko ngang makita ang dati kong asawa, Kuya Roms, ay hindi ko naman magawang magalit sa kanya. Dahil siya pa rin ang babaeng una kong minahal at hindi ko alam kung may natira pang pag-ibig sa akin. Kumakabog ang dibdib ko. Ni hindi ko siya masumbatan, Kuya Roms, dahil para sa akin, tapos na ang mga pangyayaring yon. Nag-usap kami ni Myla, humingi siya ng tawad sa akin. Ipinaliwanag niya ang lahat. Namatay na daw si paring Eric ilang taon nang umalis siya sa poder ko. Hindi naman sila nagkaroon pa ng anak. Nakaranas din daw siya ng pagsisisi at kalungkutan nang umalis siya sa amin. Gusto na sana niyang bumalik ng mga panahon na yon pero nahihiya na siya sa akin at sa mga bata. Pinili na lamang niyang mangibang bansa at nagtrabaho. Gusto ko sanang sumabog sa galit sa mga naririnig ko kay Myla dahil pakiramdam ko. Niloloko niya pa ako at hindi ko na kailangan ang mga paliwanag niya. Pero mas pinili ko na lamang ang manahimik para sa mga anak ko dahil nakikita ko na masaya sila kasama ng kanilang ina. Lumabas na lamang ako ng bahay, Kuya Roms, at lumayo muna sa kanila. Pero sinundan ako ng kapatid ko at sabi niya, "Alam kong hindi mo kayang patawarin si Ate Myla, Kuya. Pero kahit para man lamang sa mga anak mo." Sabi ko naman sa kapatid ko, "Kung kailan malalaki at magaganda na ang buhay ng mga anak ko, saka siya babalik." Pilit akong pinakakalma ng kapatid ko. "Kuya, may kasalanan ako sa'yo." Nagtaka ako sa sinabi niya. Kaagad siya nagpaliwanag. Ayon sa kanya, noong nasa ang mga anak ko ay nakakausap na daw nila si Myla mula ibang bansa. At ang mga bagay na itinutulong nila sa amin ay mula pala kay Myla. Regular palang nagpapadala ng pera si Myla para sa mga bata. Hindi lamang nila masabi sa akin dahil alam nilang magagalit ako kapag nalaman ko na galing pala kay Myla ang lahat. Magalit man ako sa kapatid ko sa ginawa niya, Kuya Roms, ay baliwala na rin. Kaya mas pinili ko na intindihin na lamang siya. Bumalik ako sa bahay para sa okasyon ng anak ko. Birthday niya at ayokong maging malungkot ang masaya niyang pagdiriwang. Pagkatapos ng okasyon ay nagpaalam na rin si Myla at sabi pa niya babalik daw uli siya sa ibang araw. Sa ngayon, Kuya Roms, madalas pa rin pumupunta sa bahay si Myla at hindi ko alam kung paano siya muling tanggapin kahit tanggap na siya ng mga anak ko. Mahal ko pa rin ang asawa ko
Pero hindi ko alam kung paano at kung saan magsisimulang magpatawad. Sana po pagpayuhan po ninyo ako. Marami salamat, Clemente.